Magandang hapon guys, ito na naman po ang inyong lingkod sa Official Vlog. Ako po ay magtuturo sa inyo ng konting idea at itong tuturo ko po ngayon para po ito sa mga baguhan kung paano po mag-layout o mag-piping or mag-wiring about po sa fire alarm. Let's start na po. Mayroon na po ituturo sa inyo pinaka-basic po para mag-layout na po ng fire alarm. Ito po ito, ibibigay sa inyo single lang diagram, napaka-simple, ayan o. Para hindi ko na po kayo mahirapan, meron po tayo itong fire alarm. Siyempre automatic na may 220 volts na supplyan. Ito po yung mga ayan, HD. Tuturo ko po sa inyo. Ayan. Smoke detector po. Yan yung makikita nyo po. May apat doon na points. Yung apat doon po yung nasa taas po. Yung line 1, line 2. At sa baba ang C1, C2. Positive at negative po. Yan ha. Ngayon pag may nakita po yung layout dito. Dalawa or tatlo or apat. Yan. Ayan po yung pag-layout nyan. Ngayon po sa dulo po. Pag magkakabit po. Pag halimbawa po ay sabihin na natin ay zone ang ginamit ninyo. Zone. Na mayroon po yung resistor sa dulo. Depende po sa panel na sa paralang panel na ibibigay sa inyo ng inyong mga engineer. Itinin nyo po sa template. Kagaya po ito, may sample po ibibigay sa inyong panel. Ayan. Ayan. Napakasimple po. Titingnan nyo po yung panel ng nameplate ha. Meron po doon halimbawa sa sounder daw. Yung resistor na gagamitin nyo sa end of line is 10 kilo ohms. Okay po. Pero pagkatapos ito naman pa sa pag-zone, ang resistor po na gagamitin nyo sa dulo ay 5.6 kilo ohms. Depende po yan sa parallel panel na gagamitin nyo. Okay po. Yung gagamitin nyo, depende po yan. Eh, pinakita ko sa inyo yung basic po ito sa parallel control panel at layout ng parallel. At ito pa, ito, minsan kalamansi yung ginagamit po ito, tinuturo po ito sa, dyan sa Pilipinas. Mga basic po in situ, ganito po yung pag-wiring ng fire alarm control at sa fire alarm. Ayan o. No? Ayan, napakasimple po ito dito. Ayan. Yan po yung makikita mo sa loob ng panel. Na fire alarm panel. Ayan o. No? Yung may nakita po kayo na Z1, ito po yung zone. Z5 to... I-familiarize po yan ang loob ng control panel. At ito lang po yan. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo pandagdag kalaman. Pag addressable po, addressable, conventional po, maximum po yan ay 200 points na sa magkakasama MCP tapos fire alarm saka smoke detector. Kalamihan na po yung smoke detector nilalagay po yan sa mga kitchen, sa mga hot area. Yung pong heat detector ha. Yan namang sa mga resistor naman pa, resistor. Yan po namang mga smoke detector sa mga hallway. Yan, sa mga common, sa mga staircase. At pagkakabit po naman ng manual control point or break glass, malapit po yan sa mga staircase. Yan po ang pagkakabit ng MCP o break glass. Kasi puro emergency po yan. Kasi ang ano po yan, maximum na ano is mga 2 meters galing sa staircase. Yung break glass, karamihan na po dyan yan ang ikinakabit, hindi po inilagay sa gitna ng hallway. Okay guys, sana po may natutuhan kayo ng konting idea na piniluanag ni Official Vlog about po sa fire alarm. Susunod po yung na pong malalim na lalim na fire alarm control panel ang tuturo ko nyo. Para po ko sa mga baguhan, mga disclaimer po dyan, yung pong mga veterano na huwag na pong makikialam. Para po ito sa mga baguhan, o nag-uumpisa pa lang sa electrical, sa mga technician po natin, electrician, okay po, at yung mga technician. Okay guys, maraming salamat po guys. Ito po naman yung lungkot, walang sawang, nagbibigay ng kunting kalon. Bye-bye! See you next video! Good luck!